Magandang umaga po sa ating lahat. Smile. Hi. Later, we're gonna have a commercial. Hi. Hello. Sa ating panauhin kong dangal, sir, na ipakilala. Sa pagbubukas ng programang ito, inaanyayahan ang lahat na tumayo ng tuwid upang manalangin na pangunahan ni Patrolman Aling J. Boyote ng Class 2021-02A Masarig at ni Corporal Sajid, sir. Si Police Major Sunny Lumboy bilang tapat salita sa inyong salamat. Isang magandang at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, sir. Unang-una po, ako po ay nagagalak at narito po kayong lahat. At yung target po namin na estudyante or participants ay medyo marami-rami. So, bago po ako mag-opening remarks, ayaan niyo po muna akong magpakilala sa inyo. Ako po si Police Major Sunny Mortera Longboy. Bagong helpie po ng Substation 5, Baclaran. So, ako po ay galing ng, bago po ako nasa dito, galing po ako ng isang bayan sa Isabela, Isabela Region 2. So, nag-helpie po ako doon, nag-chief of police po ako doon. At isa din po sa mga programa ko ay itong lecture ng bomb identification at bomb threat management. Bago rin po ako napunta ron, naging happy po ako ng EOD K9 dito po sa Aviation Security Group. Ipong taon po ako dyan, kaya medyo graduating po tayo ng EOD at saka K9 course. So, naisip po namin itong lecture na ito dahil po papalapit na ang Kapaskuhan o yung retired season. So, kaya po namin nililecture ito para pag sa ganun, meron tayong mga insidente ng mga bomba unattended baggage, ay alam nyo po, bilang first responder, alam nyo po yung mga gagawin ninyo. So, ituturo po lahat yan mamaya. Okay? Sa kay Cap Antonio Reyes ng Barangay 146, palakpakan po natin. Kawad George Francisco, Barangay 188. Mr. Tomas Nadal, OIC, Baclaran Terminal 2. Pakita niyo po nga para ma-recognize ko yan. Mr. Jamil Labaw, OIC, 2 Shopping. Mr. Clyde Castigador, OIC, Millennium Mall. Tandaan niyo yung mga mukha nila, ha? Mamamas ko tayo pagdating ng pasa kanila, ha? Pwede na magbigay. Kunin nyo rin yung mga number nila mamaya, ha? Pagkatapos. Mr. Roland Viernes, Assistant Manager, McDonald's.
Pinipin na ang binienta natin. Mr. Alvin Kapinguan, Litman, Sogo. Ayos. Mayroon na ang special naman, ha? Mr. Christian Hernale, Head. Ano to? Lyric 7-Eleven. 7-Eleven. So sa lahat po din ng mga participants, mga sa ating LGU, mga XO, kagawad, security officers, malungkot po, upo kayong binwelcome dito sa ating lecture. Okay? So hindi ko na po patatagalin at para mas marami pang oras na mag-lecture, bago ko tapusin itong, welcome remarks ko, meron lang akong request. Ha? May request lang ako. Pagbilang ko ng tatlo, no? Diba, bibila ko, isa, dalawa, tatlo. Sisigaw kayong lahat, ha? Sisigaw kayo ng fire the hole, fire the hole, fire the hole. Tatlong beses. Okay ba yun? Okay ba yun? Sample, ha? Practice, ha? Practice. Isa, dalawa, tatlo. Fire the hole, fire the hole, fire the hole. Okay, okay, ha? Medyo, pero parang mahina. Mahina, ha? Mahina, lakasan pa natin, ha? Lakasan pa natin. Okay? Pagbila ko ng tatlo, sigaw kayo ng fire in the hole. Okay? Isa, dalawa, tatlo! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire! Welcome po sa ating mga identification at battery management. Nagulat ako. Nagulat ako. Ngayon po, ibibigay ko na po ang mikropono sa ating mga lecturer na mula po sa EOD K9 Group, specifically yung Regional Explosive K9 Unit NCR at sa ating po SWAT EOD ng Pasay. Maraming salamat. Ko ay mga members ng Pasay Station EOD K9. So under po kami ng SWAT, headed by Police Major Neil De Peratorta. So ito si Sergeant Olaso, si SMS Amir Hidalgo. Sergeant po. SMS and 80 and Police Corporal at Sray sa GD. So kami po ang mupo ng Pasay SWAT EOD sila ay ang kami Pasay Station EOD K9. Next. Ay, bago pala magsimula sir, itatanong ko lang kung sino dito yung admin, security, halo-halo na pala to, no? Kasi mamaya may mga important roles sila na iba-iba, hindi pare-pareho. So, definition of terms muna tayo, explosive. Sabi dito, any substance, so isang mixture lang siya, isang substance lang siya. Wala siyang iba, substance. Ito yung, hindi ko siya ma-appreciate kasi hindi siya yung makikita natin sa TV na black, naka-black kasi ang C4. So, masyadong malaki yun. Ito na lang muna. Plastic siya. So, any substance, sabi. For plastic explosive, C4. So, yung stat pala, ito, best example nito, kidlat, gano'n. Electric charge, may, pag na-applyan siya ng electric charge, tulad nito, black powder, explosive siya. Pag na-applyan mo siya ng heat, nasunog siya, in-applyan mo ng apoy, masusunog siya, magdidecompose siya, combustion. Pag na-applyan mo siya ng static. Minsan meron tayo sa mga malalabig na lugar. Di ba pag nahawakan natin yung bakal, nagkakaroon ng static. So yun, static rin yung electric charge. So pwede nyo sumabot din siya by the use of that static. Impact and the impact.
impact, pinalo mo ng martilyo. Ito, pwede siya mag-sumabog pag pinalo mo siya ng martilyo. So, impact, ibig sabihin, binigyan mo ng force ng isang bagay. And, friction, nagkikisipisan. So, pag nagkisipisan yung dalawang bagay, nagkakaroon siya ng heat. So, pwede sumabog ang explosive. So, ito, explosive to ah. Meron siyang material sa loob na explosive. Tawag dito death guard. So, ang explosive, may iba-iba ang kanyang properties. Merong mabilis masunog, mas malakas na explosive, merong mas mabagal. Katulad nito, black powder, mahina lang yung pagsunog niya. So, hindi siya ganun kalakas na ano. Pushing effect lang siya. Kasi nga, di ba, pag nasunog, may masusunog siya and mag-transform siya ng gas, mag-expand ng gas. Shockwave. Sa mga paputok, naramdaman kanina, naramdaman nyo, di ba? Kung pumutok yung explosive, may gas na kumalat. So, yun ang definition na violent explosion. Nagre-result siya sa violent explosion kanina. Yung gas lang yun, explosive lang yun, hindi pa yun yung bomb. So, explosive pa lang tayo. Next is the bomb. So, may pag may questions po, na ano, magtanong na lang po tayo isa. So, ito naman tayo, this bomb definition. Parang ito mismo, ano yan, military fuse lang yan. Parang yung isang mga pagputok natin ng mga labintador. Pero, military grade. So, explosive bomb na itong mga to, kasi meron siyang container. Filled with explosive. So, bomb threat naman. Ito na, bomb threat. Is a message delivered by any means, warning or claiming considered a bomb threat. So, a bomb threat, pwede niyang hindi specify kung saan niya nilagay, anong oras niya sasabog. By any means na nagsabi lang siya, nagbigay lang siya text message, email, or phone call. Bomb threat na po yun, i-considered natin siya as a threat, real threat. Huwag natin baliwalain kahit pa-verbal lang na sinabi na, uy, may sasabing dyan. So, any means ha, hindi necessary na papel lang o ano, pwedeng verbal. And general rule. Paano ginagawa? So, ito yung types ng bomb. So, explosive. Ibig sabihin, ganito ang laman niya, content, explosive. Yung may sinabi ko kanina, isigyari. Yung World War II, meron marami niyan kasi ginagamit niya para masunog yung mga nasa bundok. Pag na-drop sila ng bomb, susunog lang siya, hindi siya necessaryo putok na may gas na ano, magsusunog siya. Napalm bomb, tawag nila sa World War II. So, yun ang isigyari device. Pwede dito nag-hold din dito yung mga pyro, mga pyro techniques. Noxious yung gas na pag na-inhale natin. Ito, minsan kasi noxious device yung pag na-ingest sa katawan mo, na pumasok sa katawan mo, magkakos ka ng harm or death. May example nito sa mga noxious device, yung mga sulat na may mga anthrax. So, pag binuksan mo, ma-inhale mo, magkakos ng harm sa katawan mo, even death. So, three types, nasusunog, sumasabog, and yung toxic na. Pag punta lang sa balat mo or sa mainhale mo, sa mata mo, maaaring may cause talaga siya ng harm. Bibigay sila ng bomb threat pag hindi mag-extort, magbigay ng demand or ransom o ano, papasabog sila. So, nangyayari ang down south sa atin. Criminals, yung magpo-fall dito sa criminals, kunwari yung ano, personal. May personal ka na. Wala siya ang iniisip kung hindi magpasabog lang. Single person siya, may sakit siya sa utak. Gusto lang yung magpasabog. Natutuwa lang siya. So, ito yung crisis. Criminals and terrorists. Sila yung mga categories ng ating mga bombers.
ito yung nakakatakot kasi detail yung sinasabi niya. Non-specific, yun nga, dumaan lang siya. Dumaan lang, halimbawa, may lalakad. O, sabi dyan, non-specific yung threat niya. So, bumaba yung category. Yung specific, ito yung pinaka nakakatakot na encounter natin kasi alam niya yung lugar, alam niya yung establishment niyo, once kung saan niya nilagay, di ba? Unlike itong non-specific, maaaring nang hindi niya alam yung lugar niyo. So, nagbigay lang, nag-deliver lang siya. And, sa non-specific, at dito pala sa hoax, itong hoax, ito yung joke. Bomb joke. May nagagamit ito sa airport yung bomb joke. So, wala naman talaga siyang relevance. Nagsabi lang siya na, oh, Miss Rafton, lalo na sa airplano. At sinabi mo pa lang na, bam, pwede ka nang aresto eh, kasi bawal yun sa airplano. So, hoax. Category, specific. Detailed na yung pagkaka-mention niya sa bomb threat kung saan. Non-specific, sinabi lang niya na, or nag-text lang, sasabot kayo dyan sa ganitong lugar. O, sasabot ka sa, alipawa, sa McDo. O, may sasabot sa McDo. Ganun lang. Hindi niya sinabi na, oh, sasabot dyan sa ganito, sa CR nyo. O, sa second floor, sa third floor, sa ground floor. May sasabot dyan ng ganitong oras. Very specific. So, three categories. Specific, detailed yung pagkakasabi niya, non-specific, and yung hoax, yung wala naman siyang, wala naman irrelevant talaga, halimbawa mo yung bomb joke. So, yung threat, ito, dinideliver, kung paano dinideliver, sinabi ko kanina. Through telephone, cellular na ngayon, pwede ring letter, kung may letter pa. Ayan na, personal or verbal. So, pwede niyang i-deliver yung bomb threat through verbal. Pwede niyang sabihin lang. Next. Sa POD technician po yan. So, dalawang plans to counter sa inyo, physical, security plan ng management, and sa amin sa technicians. Ito, sa inyo na to, kasi i-discuss yung sa inyo tayo nagpo-focus. Available personnel nasa paligid. Hindi lahat ng bomb threat eh, para sa lahat na ng tao na doon. Pwede rin isa or na limang individual, ganun lang ang target niya. Sa amin na itong post-blast procedure. Mamaya pwede nyo lapitan to para ma-identify nyo if ever possible na ma-encounter nyo sa pag-check nyo sa loob, sa labas pa lang bago pumasok ng mga tao. So alam na natin to yung mga ginagawa ng ating mga security personnel. So yan, deals with prevention and control. So yung pagpasok nga ng tao. So yun ang unang security plan natin. Yung ba, syempre papasok sa establishment natin, che-checkin muna natin. So, kaya nga natin ito, sa mga ating mga security personnel, kailangan natin ang necessary sa sabon agad. I-discuss siya mamaya. So, security measures sa ating mga security personnel, be sure na train tayo or alam natin yung sinicheck natin. Ito pala sa security measure, current threats. Katulad yung sinabi ni Sir, na ano, yung current threat, itong current threat, katulad nga doon sa down south, yun ang threat nila, yun ang nangyayari sa kanila na nag-extort sila. So may threat, may ginagawa yung bomber trending, baga sa kanila trending yung magpasabog kasi yun ang way of living. Next. Sa kabila. Itong tight security, kasi minsan sa atin, sa mga security, global security pa muna tayo, may mga establishments kasi na
yung ID mo hanggang doon ka lang. So, suspicious yun kapag ikaw, yung ID mo, hanggang first floor ka lang, ng mga establishment time ka lang. Pero umakit siya sa third floor. Pero may ID siya, nakapasok siya. Color coding. Yun, no? may mga ganun tayo. So, be aware tayo na sa mga ganun bagay na may nakapasok. Hindi naman siya designated para doon sa area na yun. Pero, empleyado siya, nakapasok siya. Pero hindi siya para doon yung ID niya. So, be aware tayo sa mga ganun kung may mga ganun instances sa inyo. Ayun nga pala, ito pala yung sinabi. Yung proper wearing of personnel. So, hindi siya designated para sa loob ngayon. Pero nandun siya. So, suspicious yun. I-accost na natin yung tao. Ito ang Institute Critical Incident. Ito naman ang gumagawa naman dito, yung management sa taas. Yung higher ups na natin, mga boss. So, meron tayo dapat na, meron tayo nyan yung ano, management plan. May management team, aalis tayo sa building, tahan-tahan, di ba? Good housekeeping, ito sa sinabi ko kanina sa ating mga maintenance. So, yung alam naman na natin kung ano yung mga nasa paligid natin. So, everyday, kung mapasok tayo, eh kung minsan, maging aware tayo, alin kahit yung damir pack na tatlo yung halaman dun, bakit ngayon apat na? Yung mga ganung bagay. So, wala siya sa ordinary. Housekeeper ka. Yung iniiwan mo dyan na mga boxes na dapat ipapasok mo sa storage, tatlo, bakit kinabukasan apat? So, ito pala sa mga maintenance natin. Ilagay natin yung mga bagay-bagay in proper position para hindi tayo, para aware tayo na iiwan ko na dyan, hindi ko na muna ipapasok, tinatanad ako. Iiwan ko muna itong mga boxes na dito na mga supplies natin. May naglagay na bomb, the bomb doon. Naging apat na yung tatlong box mo. So pagbuhat mo, sumabog, di ba? So as much as possible, yung mga nasa surroundings natin, aware tayo. Or damage dun sa ating establishment. Secondary na lang yung ano, yung sa pag may tumawag sa atin, ang unang focus natin yung safety. Safety ng tao, safety ng establishment. Second na lang, pangalawa na lang, pauhuli natin yung nag-threat, yung gawa ng bomb threat sa atin. So primary goal, safety ng tao, lives. So, yung situation assumption, nag-pantret siya sa inyo, sinabi niya, halimbawa, may target siya si boss. Diba? Halimbawa, may sasabog siya, nag-pantret siya sa third floor. Sino ba nasa third floor? Si boss. So, specific yung sinabi niya, may probable target talaga siya. Tayo ng telephone bantay or telephone call. Number one, don't panic. Di ba sabi sa rule kanina, number one, treat natin yung threat as a real, totoo. So pag may tumawag sa, nakareceive tayo ng tawag na, uy, may sasabi dyan, huwag mo nang ibababa yung telephone. Pagkos interview pa siya, huwag ka magpapanik, uy, may sasabog. Magsilabasa na kagad tayo. Kausapin muna natin, huwag kayong magpanik. Pag may tumawag sa inyo, stay calm lang, magpapanik. Yung ito, optional naman to, pero as much as possible, meron ka, ilista nyo yung mga sasabihin niya. Wala tayong utopia kasi. Next. Ayan, ask the caller about vital information. Kaya sinabi ko, huwag magpanik pag naka-receive ng bomb threat through telephone, kausapin natin yung, patagalin natin yung pag-uusap kasi makakukuha tayo ng mga vital information about doon. Ayan, tatanong, entertainin nyo lang siya. Huwag nyo bababa. Marinig nyo sa pag-uusap nyo, magkakaroon na kayo ng idea kung nasa yung tumatawag. So,
Tulad niyan, dahil na hindi niyo pinaba, kinakausap niyo siya, dumaan yung train. Narinig ko sa background nung kausap niyo siya, may train na dumaan. Or may bus na pumusina. Eh sakto, nung kausap niyo siya, pumusina yung bus dyan sa labas. Tapos pumusina siya. Coincidence ba yun? Oo, di ba? Lapit lang, sir. Oo, nandyan lang sa kami yun. Yung nag-deliver, no? Nasa paligid lang siya. So, yung accent. Doon pala kanina sa ano, kadalasan kasi sa mga bomb threat, nag-deliver yung mga boys yan. Diba o natanggal, di ba? Magpo-fall yun sa criminal, natanggal siya, gusto niyang... So, yun nga, keep the caller online as long as possible. Marami kayong malalaman. So, isulat ko yung mga sinasabi niya, yung mga noises na maririnig ko sa paligid, accent, yun, malalaman. Dapat nga meron tayong parang crisis management team. I-report nyo, alam nyo naman ang procedure natin, pataas tayo ng pataas, di ba? Report mo sa bisog mo, nakatanggap ka ng tawag, i-report mo sa bisog, i-report sa mas mataas, and chain of command. So, wag muna natin i-bypass. Paakit tayo pag naka-receive tayo ng boundary. Sa, ito yung, kasi tatanungin kayo ng mga responding team, detective. About sa mga information na nandun natin. So, as usual, i-report sa... i-report ng... kunwari, private kayo, establishment, i-report sa barangay, i-report sa substation, sila nagtatawag sa amin. So, pag nabanggap naman tayo, May iniwan siyang fingerprint doon. So, possible, sa secondary goal natin, possible na ma-arrest ka. Isa-surrender na lang natin siya sa technician o sa police. Mga nagpo-motor, ipapadala. So, be aware tayo sa mga ganitong ano. So, sinabi ko kanina, maaaring si boss ang target. May parcel na dumating sa inyo. O, naka-address doon si... ano lang, nakalagay doon si kay manager lang. Or pangalan lang ni manager, suspicious yung package na pinadala, di ba? So, ituturo sa inyo kung mamaya kung saan nyo dadalhin yung mga ganon. So, be suspicious doon sa mga parcels na pereceive natin. Pag suspicious siya, huwag ganun muna siyang ibigay kay doon sa designated na tao. Sir, question. Ang karamihan dyan, manager lang, pero yung specify na pangalan ni manager, wala. Ayun, hindi niya alam. So, suspicious yung package na... Masyadong maraming, ganito tulad dito. Maraming mga chiboretche na parang sinisigurado na napumunta eh. So, suspicious din yun. Be aware lang tayo sa mga suspicious na mga padala kayo. Kasi napakadali na magpadala eh. Ibubuk mo lang sa rider, dadali na yan sa inyo. Mga ito, i-arap ko sa inyo paano gagawin natin doon sa mare-receive natin ng mga parcels na suspicious. So ito, indicators. Incorrect titles. Pwede mo mabakan, malalaman nyo kung gaano kabigat. Mostly kasi ganito ginagamit. Kasi, ano na siya? Wala ka nang hahanapin pa dito, update na to eh. Ito na mismo yung body niya, sabi ko, container. Pag ito sumabot, masakit na tatawag tumama sa inyo, death or serious injury or death ang matatawag. So, kompleto na siya, napakadali na siya. Unlike na, gagawa pa ako ng ganito, kukuha ko ng explosive, gagawa ko, tapos lalagyan ko pa ng mga bakal-bakal sa loob. Eh, ito kompleto na eh. So, naka-receive ka ng package. Ang supposed to minapakapagaan lang yung package, so suspicious siya. Ito na, isolate. Naka-receive tayo ng suspicious package. Isolate. So, ang pag-isolate natin, as much as possible, kung meron tayong room na ang walls niya is made of concrete. Kasi ang explosive pala, nakalimutan mo sabihin. Do not touch, open. Once na ilagay mo na ito sa isang lugar na alam mo na walang
pag sumabog yung possible, hindi makakaano sa ibang tao. Huwag mo lang hawakan, huwag mo nang gagalawin. Kasi mamaya malalaman nyo sa mga methods nyo kung paano nag-initiate ang bomb. So once na nilagay mo na, tumawag ka na, huwag mo nang gagalawin. So confirm. Yun. Do not immerse. Kasi baka meron siyang mga kuryente, battery yung ginamit niya para mag-initiate. Pag nagtikip yung ano, ni-immerse niya sa tubig, wala pa saan, nagtikip, kasabot, diba? Once na-confine siya, mas malakas ang ano niya, ang effect niya. Kaya pag nilagay natin siya sa mga cabinets, yung cabinet na magdadagdag pa yun sa confinement niya para lumakas yung ano yung explosion. Ito, very open naman ito. Huwag natin lalagay sa mata. Reporting ibang threat. So itong internal notification, nakarisip na tatawagin mo sa bomb threat. Kailangan din ng fire. So ito, kailangan mag-formulate kayo. Same din naman itong ano, itong ID, whatever. Para yung designation ng mga isa lang. Hindi yung isang dalawa lang. External notifications ito. So hindi lang EOD or PNP pag naka-receive ng bomb threat. Ina-notify din natin yung ating mga fire. So dapat aware kayo ha, managements po and agencies ng government. Ito yung mga ano sa atin, pang-counter natin sa trip. Be aware ha, kung nasan po sila. So ito, police station, hindi nakamalapit dito sa atin. Yan na, ayun na nga. Baclaran, ito sa Baclaran. Sa amin to, dun sa HQ, EOT team. Fire, kaya tayo fire. Medical hospital and DRRMC. So, sila po external notifications. Ninotify natin just in case na may threat. So management, be aware po. Tapos ng mga drills sa fire sa earthquake. So dahan-dahan lang tayo lalabas. Sino pong management? Option 1, search, di ba na-bomb threat tayo, search without any evacuation, possible po yun. Kasi, possible to kung ano, kung non-specific, parang, or hoax. Depende kasi sa interview nyo pag na-receive yung threat. Kung ano naman siya, telephone siya, or verbal, ma-assess nyo naman eh, lalo na pag mga deranged, o yung mga natambay lang dyan na ano, ma-assess nyo naman ay wala naman talaga. So pwede yung search without evacuation. Call lang management yan. Itong option 4, option 2. Partial evacuation. So depende sa threat na ibibigay niya kanina. Specific, non-specific, or hoax. Pag non-specific, pwede pa rin. Partial evacuation kasi sinabi lang niya dito lang. Pwede rin partial evacuation. So ito, very specific na itong trip. Specific na sinabi niya na 3 o'clock or dito, sa Sabo. So yung threat niya, very specific na call lang management kung mag-evacuate. So things to consider sa pag-evacuate natin. Panic, or as usual, huwag tayo magpapanic, daan-daan tayong lalabas ng building. So, ito yung co-consider natin yung risk of injury kapag nagpanic na, stampede. So ito, loss of production. Sinabi ko nga kanina, ang purpose ng bomb threat, yung kadalasan dyan, yung staff yung, ano, i-staff yung operation ng ating establishment. So, pag nag-evacuate tayo, i-co-consider natin yung, ano, loss of production. So hindi mawawala ng ano yung kita yung ating company. Jordan.
So, ito sa America naman to eh. Hindi na natin ito ma-apply niyo ito. Security or suspicious package pala ang tawagin. Suspicious package, luggage bag. Ito yung, ang sa atin 300 meters ang safe distance. So, ito sa US Pacific Mafia. Sa atin, consider natin palagi na meron na tayong bag na mga ganun na suspicious bag or ano na receive. Na-isolate natin, 300 meters in open area, yung in open area, yung safe distance sa pagsama. Nasa dulo eh. May ano siya, 5 years na pagkakulong at saka 40,000 fine. Yun yung mga bomb joke natin ah. Bomb joke and sa bomb threat. PD-1727. Sa bomb search naman, nag-discuss ni Sergeant Lasa. Parang tayo ng pusa, di ba? Pag sinipa mo, may tulok na yan. Kahit mga tulong na siya. Di ba pag sinipa mo, bumabaho. Parang ganito din yung tayo ng bomba. Mga ganito, mga ID. Pag ginawa ka na yan, nagalit yan. Sigurado, pati kapitbahay mo, dami sa galit niya. Searching must be conducted by designated individuals who are familiar to the area and contact who knows what to search. Yan, tulad nung sa inyo, inasign kayo. Na kunwari, may, sabi natin, may scenario, bomb threat. Doon sa area nyo. Kailangan, al may kaalaman ka, kung paano mo tingnan yung bagay, dapat magdalawin o hindi. Kasi meron kasi, yung iba kasi dyan, pag may kinaalam si boss, nakita niya na nga box na hindi doon dapat sa area na yung ginawa niya, kinalaw niya ba? Pagka makita nyo, kunwari kayo sa area nyo, sa department nyo, dapat alam nyo yung mga bagay na nandoon. Kaya every time na pumasok kayo sa area nyo, magbigay kayo ng dalawang minuto, apat na minuto, na i-review yung muna yung area nyo. Ngayon, pag may nakita kayong kakaibang bagay doon, suspicious na para sa inyo yun. Kaya matumawag na kayo ng utility, hindi kaya yung sensitivity, yung iwan nyo, i-review nyo. Bakit ganito may box nung sa matoy, wala naman dapat yun dyan. Kasi yung advanced community, pagdating ng pwesto niya, nandun na, nakatayo na sa baking sa baking to. Hindi na siya mag-uuling sa area niya. Kaya ang galingin nyo, paglapag na paglapag din ng area niyo, magbigay kayo ng dalawang minuto, i-search muna yung area. May nakakandyan, occupy. Baka pagpasok natin, makita namin, quit ng bata. Nakagano'n yung quit ng bata, nakaharap sa pinto. Kaya lang, nandun yung kayo lagi. Kayo ang kasama namin sa pagpasok, kayo rin kasama namin sa pagbaba. Pwedeng hawakan yung mga bagay-bagay na kasi pag-create yan ng static, ang katawan natin, may kuryente yan. Kaya sa amin, bago kami magpumasok, kung narin may search kami na bahay, mag-neutralize kami, nahawa kami sa ito. Kaya minsan mapansin nyo, may mga gloves ganyan. May mga gloves kami talaga. Kasi pagka hawak ka ng hawak, kahit cartridge yan, pag-static yan. Hindi ka pa
hindi kami ligtas doon sa bamsuk namin ngayon. Bakit? Kasi may class pressure. Kahit na sumuot kami ng ilang patong na bamsuk na yan, pag sumabog yung IED sa harap namin, mamamatay pa rin kami. Kasi dahil doon sa class weight. Kasi yung class weight din, kahit na may panangga ka, kasi yung panangga lang yun is purpose ka para sa fragments. hindi makalasog-lasog yung kalawan mo. Pero yung brass pressure, kahit nasa loob ka ng bamso, parang pinipit-pit. Parang pipit-pitin yan. Ang masisira dyan is yung lamang loob mo. Una dyan yung lungs, puso, atay. Kasi yung mga malalampot sa loob. Kaya nga pinoprotektahan tayo ng bamso para lang doon sa fragments lang. Kasi kasabi niya isa, ay okay lang yan kasi mas mapamsak ko sa set. Kaya minsan pag may respond niya kami, nasa opisina pa lang, pagtawag pag sinabi, oh positive, may bump rito, may ganyan. May unattended package. Pag sinabi na, di wag yun na pagdating namin dun sa hassle sa labo. Kasi para saan, kritikado din. Kaya kung tuwa kami dun pag kayong pagdating namin sa era, pag kata mo interview na, ay kung ano yan sir, naiwan ni ganyan. Tapos pinakuha namin kay kaya dito yung mismo. Yun lang yung pinaka-consuelo namin. Pero pag walang claim, lahat ng santo tatawagin mo. Next. Again, the general rules of. Mag-search kayo agad doon sa specific things na binigay ko na. Magbigay siya ng, sir, may bang sa CR, ganyan-ganyan, may iniwan ako ganyan. Huwag kayo mag-concentrate doon. Lagi kayo mauna sa labas. Paloob. Tsaka mag-create kayo ng team sa searching. Kunwari, sa isang department. Mag-create kayo ng team na kung in case na may bomb threat, siya yung magsa-search group sa department yung para mag-inis yung trabaho. Sabi na nila, kanya-banta yung teamwork. Example, yung mga guard, isa-search niya yung hallway. Yung utility, isa-search niya yung mga bodega. Tapos kayo, mga department head, yun naman isa-search niya yung working place niyo. Kasi mas kayong nakakaalam. Para pag nagdumating ang searching team ng EOD, magtatanong kami, sino yung mga naka-designate sa mga kwarto na yan? Tapos sa inyo kayo masasabi, sir, sa kwarto wala naman kasi kami lang doon. Dalawa lang kami yung nag-occupy ng kwarto. Kaya nandun na sa kwarto namin, sir, dalawang computer, dalawang printer, tsaka yung mga pan lang, mga papeles. Wala naman kami, sir, nakita ng mga box, mga drift doon. Ang galawin yun. Kasi hindi pa meron buwagwa. Tapos yung mga plants na nagalaw, sabihin na natin yung mga power plant, power pack, yung distance niya is 2 meters up to 12 inches. Pag yung isa is naging 12 inches, kaya nahinala na yan kasi pwede yung hinalaw yun. Tapos makita mo yung lupa niya, buwagwa na. Kasi yung iba kasi, pagka hiniligan mo yan, nagko-compact yan. Tapos makita mo yung halos sila at sila magkakapareho o paking lupa tutong sa buwagwag. Pwede yung tinanggal, nilagay yung IED sa loob, binalik. Kaya ganun, maging suspicious na yun sa inyo. Sinicheck yun, mga labas ng yung taas ng puno, balik na rin yun. Pag nag-search pala kayo, tulad yan, may basuraan, kailangan dapat kasama yun yung utility. Kasi every time na mag-search kayo, kumari na-search mo yung basuraan, nadaanan nyo. Pag sinerge nyo na yan, i-clear nyo na yan, tanggalin nyo na yung basura, kumuha naman yung basuraan. Tapos yung basuraan, taob nyo. Para sa science lang yun, pagka may gumating naman na EOD technician, alam na nila na, ay ito, na-check na nila ito kasi nakataob. Pinalagpasan na natin yun, palagpasan na namin. Para yung trabaho na pag-inis, nataob nyo lagi yung mga basuraan. Pagkalan mo yung nagkaroon ng bamsuking. Tulad niyan, may searching outdoor sa labas, mga sasakyan, lahat ng mga nakakulaw sa kapila, sa lumong kayo sa labas. Hindi yung apat kayo, gagawin niya, isusweep niyo, pag ano pa, ikot.
Mahirap yun, lalo na pag malaki yung building. Kailangan na happy kayo. Pati ang pag-search mo, simula sa baba hanggang next waist. Tapos waist naman, hanggang dito, shoulder. Tapos shoulder ko, ceiling. Hindi nyo mag-concentrate lang kayo sa baba. Sabi nyo, ay, search search ko na yung palang na nakalagay dito. Kaya sabi nila, i-search mo, waist to ceiling. Kaya ganun yun, i-search mo rin yan. Mas maganda yung may pag kayo may search mo yun, yung ginagalit ko ng security. Yung may ikan sa baba, may mirror. Meron kami yan dito maliliit eh. Hindi yan simplistic Kung meron naman kayong pang self-stick, like nyo lang sa lamin, halian nyo. Kung medyo kapag sa panje, babae, babae na tsaga si Miro ng sakyan. Sa Miro ng truck para malaki lang te. Oh yeah. Yun, pag may nakita kayo na ganito, lakay ganito, lakay kasi pakaksin doon sa box. Magkakaroon ng galawin. At yung pag-suspicious yung box, kung wala ka naman gamit ko, kung gagalawin. Kasi kami may ginagawa kami. Kinatali namin, gamit na yung tali, pinuksan namin yung box, pinuksan namin yung box. Gamit namin ang tali, pinuksan namin yung pinto. Hindi kami pumukas na isang bagay na hindi namin alam, hindi pa namin alam yung isang likod niya. Kasi tulad yan, sinabi, sir, may bumpet tayo. Tapos, yung security guard naman, hindi niya binuksan yung pinto. Hindi kami papasok doon. Hanap tayo ng paraan kung paano makakapasok doon. Tatalihan namin yan para lang makapasok sa loob. Pati ito pala, pag nag-bumpet tayo, doon ay nagkaroon ng bumpet. Yung sa mga department natin, kung nari, kasi tatay siya, yung pinakabisok doon sa department niya, pag nag-clear nyo na, pag na, sa tapos nyo na i-search yung area na yun, buksan nyo yung bintana nyo. Pag may mga bintana kayo, buksan yung bintana nyo. Bago kayo malis ng kwarto nyo, buksan nyo rin yung pinto nyo. Anong man nun? Kasi iba naman, eh, ba't hindi mo binuksan? Hindi mo sinira kasi baka may papasok nun. Yun ang iniiwasan namin. Yung mga saradong pinto. Kasi hindi namin yung gagalawin unless na may kasama kami na may alam yung ano yung nasa likod ng pan na yun, ito na yun. Kasi ang isang reason yun nun, bakit bubuksan yung bintana tsaka yung pinto, in case na magsumabot, kasi dahil sabi nga nina, ang bomba, malakas ang sabog niya dahil doon sa confinement niya. Pag nandun siya sa kwarto, naka-confine siya. Kaya pag sumabog siya, malakas. Hindi katulad dun sa may sinisingawan siya. Pag binuksan yung pinto, pag sumabog man yan, yung kwarto lang yan, yung sasabog. Hindi madadamay yung kabila. Kasi pag sarado yan, maghahanap ngayon yung blast pressure niya, maghahanap ng butas yan. Pwede yung nasa third floor, pwede yung umabot yan ang blast na sa baba. Maghahanap ng butas yan. E pagka nandun siya sa third floor, sumabog yun, bukas yung bintana. Doon na siya talaga sa third floor. Madadami lang siguro, portion ng building, portion ng kwarto, yun lang. Hindi niya madadami yun sa baba. Kasi pag may tao sa baba, hindi niya hagip. Kasi kunwari, sarado lahat ng mga bintana, mga pano, nagusan niya kung saan siya pwede mag-execute yung pressure niya. Kahit nasa third floor niya, kung ito na doon sa baba, hagip ka pa rin. Dahil doon sa pressure niya. Kaya kailangan, bukas siya. Pati din sa amin, malalaman namin kung yung kwarto na yung is na-search na dahil doon sa pinto, sa bintana. Kasi paglapag pa lang namin ng area, alam na namin, ayun, na-search na yun. Kaya
medyo yung kaba namin bumababa na. Kasi alam namin ay itong year na ito. Kaya magkuhan na lang kami doon sa mismong item kung nasan yung item. Kaya malaking tulong din sa amin yung mga ganyan. Ipliyado niya doon, yung mismong area ng evacuation niyo, i-clear niyo muna. Huwag kayong magpapapunta na. Kaya na kayong item, buksan niyo yung pinto, lagyan mo lang red ribbon sa ano. Pero sa amin, ganun ginagawa namin kapag nagsisearching kami. Makatandaan lang yun. Pero sa inyo, pwede rin, kunwari, hindi nyo napaalam sa amin yung searching without evacuation, ganyan, lagyan mo yung red ribbon. Para at least, pag nag-check ulit yung pinaka-general manager mo, kasi siya ang huling mag-check eh. Kung tatawag ba ng EOD, tatawag ba ng fire. Eh, yung sabihin nyo sa kanya, sir, okay nito sir, work ka na to. Great green area namin. Lagi na panatandaan iso, pero pwede ko talaga yung panatandaan mo. Pag nakita yung item, may lagay-lagay na. Kasi yung isang mo, kunwari maraming box. Nakita niyo yung isang box mo, suspicious. Pagdating namin saan yan, ang dami-dami box yan. Yung lahat ng box yun, ito pa namin. Isang church namin. Eh, kung meron kayong panatandaan, sir, may kinakita. Ngayon nilagay pa ako sa gilid na sir naman. Kanito, sesko. Yung juice. Eh, ito lang yung ano namin. Search namin. Yung kabi ng box namin, yung namin isi-swipe. Kasi dahil doon sa estudyante, sa isang estudyante na kanyang dumungkuhan, buong tagig, naalaro ka. May ginawa nila, nagkarandak sila ng seminar para ma-panin mo. 177. Yung KD, creation pa ni Marcos yan. Time pa ni Marcos yan. Pero meron na yung mga bago, mga RA. RA na ngayon. Yan kasi PD na yan. Lahat ng mga law ng PD, si Marcos ang may gawa. Basta kung makita kayo ng PD, Marcos may gawa niya. Kaya karamihan na yun, yung mga RA na yun. Civilized team, civilized. Yung mga batas ni Marcos, pinagsabay-sabay na lahat. Pero ngayon, may maaari na, kaya may marami na. Pag nahulihan kayo ng bala, iba rin kayo ng gano'ng kaso. Pag nahulihan kayo ng granada, iba rin kayo ng inusun na. Kaya mayroon ng load tungkol dun sa pinagpapawal na paputok dahil dun, RA. Pero dati walang RA, pin lahat. Ito rin pala yung one. Kasi baka may mangyari yan na unattended baggage, hindi niya na kami tatawagin, siya na lang mag-a-approach. Kaya medyo nabawasan ang kuha namin yung pangamba namin. Kasi alam niya yung gagawin. Sabihin niya, hindi, huwag niyo lang, i-cordon niyo lang, ako bahala, hindi na ako sisigitin ko. Hindi yung mag-aantay pa, mag-cordon pa, mag-create pa ng traffic. Siya mismo, alam niya kung anong gagawin. Kaya maswerte kayo na napunta dito yung si Sir Longboy. Ito pala next part na IED, pamayag niya. Kinds of flow explosives, pyrotechnics or players and fireworks. Tulad po ng ano, yung mga may events tayo sa MOA, mga ginagamit nila doon na yung yes. Sa mga barko, di ba pag medyo Titanic, papalipad sila. Clear. Kinds of high explosives na po. Blasting caps or detonators. Dito po sa blasting cap, may dalawa tayong klase ng blasting cap. Yung electric blasting cap, ginagamitan po ng ano, power battery, tsaka yung non-electric gamit ang time fuse. Ito po, tulad ng sinasabi ng mga kuya ko dito, pag wala ang blasting cap, walang silbi ang IED. Kumbaga ito yung nagsisilbing ano yan, heart
and Solo Piba or IV. Next. Ito na po, Kaiso High Explosive Detonating Cord. Commercial po ito sa detonating cord. May dalawang klase po tayo. Military at saka commercial. Yung commercial po ginagamit natin sa mga minahan. Yung tsaka yung ano? Yung military, wala tayong dito. Wala tayong available. Next. Ang purpose niyan, pangputol ng puno. Oh, tama. Kalimutan ko. Kaya niyang putulin yung ano? Puno. Timber cutting at saka yung ginagamit pag may operation kami tapos mga SWAT. Pag may halimbawang makakapalaran ng pinto, ginagamit namin ito para mag-ipay pa ito. Maliban sa shotgun. Napakalakas niyan. So kaya pumutol ng leg ng tao pag ginabit mo sa leg ng tao. Kaya. Next. Kinds of high explosive. May Plex X, C4, dynamite, ammonium nitrate. Abono. Ammonium nitrate. Pampataba sa lupa. Ibang klase pampataba. Pero kaya ko explosive. Kaya gawin mo. Explosive, high explosive. Pero may mga ano. Hindi siya sasabog na ganyan lang. May recados pa ito. Tsaka ito. TNT. High explosive. 1.5 pound. Dangerous. Okay, next. Chemical explosion effect. May blast ito. Halimbawa, 10 to 15 meters. Pag sumabog ito at nandoon ka sa 10 to 15 meters, sapul ka. Kailangan nasa 16 meters ka para hindi ka sapul. Tama ba? May dagdag ko lang. Ang granada sumasabog 45 seconds. So, yung ano yun ha? Ikot lang. Hindi, wala namang laman yan. Wala na laman to, wala na. Para makilig lang. Your safety. Yung ano. Ito ang ano, most common na granada na meron tayo dito sa atin. MK2. Ano yan? Pag pinindog po ng ganyan, hindi sasama. Para maging familiar kayo kung sakali, ay mahawakan kayo. Sandali na lang po, ito lahat mo ba tayo ng kami? Ang coming duty, outgoing. Yung blasting cap. Habang inaantay natin yung operator. Ito, napaka-importante nito sa isang IED. Pag wala nito, hindi sasabog ang isang IED. Tama. Kasi ito ang nagsisilbing ano, heart of the bomb. Primary na. Ito yung nagsisilbing initiator ng IED. So, sa mga guard natin, lalo na sa pinto, dapat maging alerto kayo kasi pwedeng magpuno ng bomba sa loob ng establishment ng isang bomber. So pwede niyang ipasok doon ng isa-isa. Doon niya bubuhay sa loob ng building. Kaya maging aware kayo halimbawa kasi may mga ini-improvise at patipot. Ayan ang blasting cap. Okay, next step. Protection from explosion effects. Shielding protects you from fragmentation and injury. Serulaso and material. Oh my God! Ayos ba? Papagising ka, papagising. Happy New Year! Oh, advance. Depende po, ang IED po, depende po sa knowledge and skills ng bomber. Kaya maging aware po tayo, hindi po ito biro. Attention po, attention. Attention, ilan. May dadagdag ko lang po, maging vigilant po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Kasi po, ang terorista at saka yung bomber, napakagaling gumawa ng bomba. Nakadepende kung ano yung style at saka tactics na gagawin mo. Kaya maging aware lang po tayo. Although nakakatawa po ang pakinggan, pero nakaka-permission po ito ng mga properties or even the dead. Yes, sir. Okay na, ha? Pinilang kami ba kung mga tao? Ito pala sa mga package. May gawa po dito yung mga
Kuya po na kung paano yung style ng ano, mode of detonation. So halimbawa ito yung package. So tulad nung sinabi kanina, wag nating basta-basta gagalawin or hawakan yung mga ano din yung package. Tulad nito. So ito kung mara yung package. Pag ito binuhat mo sa sabog to, once na ginalaw mo. Memoy mo ilaw, yun yung mag-indicate na sa sabog. Kapag kinuha ko yung ilaw sa, yun yung pagsabog ng package. So depende sa mode ng pump na gagawin ng isang bahay. Tapos itong isa naman, pag nadaganan mo o kaya napatungan mo, iilaw siya. Parang nabating-bating. Wala, lokal lang battery. Pero ito, pag once na nadaganan, sasabog siya. Ito, okay pa. Pag ito, binuhat mo. Kaya yung sinasabi namin, huwag niyong gagalawin. Huwag niyong gagalawin. Lang sa amin, di, pag nag-search kami, pag alam namin na nakasarabi ang ilaw, hindi na namin bubuksan. Pag alam namin na nakabukas yung ilaw, hindi na namin papatayin niya. Hayaan na namin kung ano, pag anong status na pagpasok namin sa isang kwarto, kung ano yung status ng ilaw, hindi na namin gagalawin. Kasi may mga nilalagay sila na ang daylight. So, nakasensya ng kwan, ng ilaw. Yan o. May ilaw siya. Pero pag tinakpan mo yan, kailangan na sa madilim lang siya siya. Kaya ito naman ang daylight. Pag tinakpan mo yan, mag-off. Meron naman may ito siya. Pag nakasensya ng dilim, so ito yung mga sample sa mga kwarto natin. So huwag tayong basta-basta. Kasi yung switch ng ilaw, pwede natin gawing switch ng bomba. So once na pinailaw mo at nakasensya ng liwanag, sasabog siya. So pag maliwanag naman at pinatay mo, nakasensya ng dilim, sasabog din siya. So ganun, high-tech yung mga bummer natin. At dito po tayo sa component of IED. An IED consists of switch or switches, power source, battery, initiator, container, and enhancer. Ibig sabihin, wala po tayong IED. May acronym po kami dito na ano, no? Abbreviation na SPICE. S stands for switch, P stands for power, I initiator, C container, E enhancer, or explosive. Tama ka. Pag wala po yung absent po yung isa dito, wala na yung IED. Din ba? Tama ba? Ito po, tulad ka na sa yung gamit natin dito. Ito po, magsisilti po itong ano. Ito yung magiging main charge niya. Zero, zero. Yung S niya, sa spice. Sinong makakala washing machine timer pwedeng gawing IED? So, depende sa availability ng material ng isang bakner. So, ito, washing machine timer lang. Eh. So, kaya natin gumawa ng IED. Yung una is yung switch. Switch? Ito yung switch. Then yung pangalawa, yung power. Kaya ng battery, 9 volts, kaya pagpasabog. Ayan yung initiator. Ito na yung blasting cap. Yung kanina, sana po yung... Ito yung sinasabi, pag wala nito, hindi tayo makakapagpasabog ng isang IED. So ito ang pinaka-importante sa isang IED. Dahil ito ang nagsisilbing ano, part of the pump niya. Ito yung initiator. Ito yung unang sasabog, saka magsisimpatize yung ano, main charge natin. Then yung container. Ito na yun. Isipin container. Then, next. Okay. So, cell phone, pwede rin papasok sa time. Nakita ng mga kuya ko dito kanina, huwag yung bubuhatin, yung package, hindi kaya dinan. Yan yung sample ng action, tsaka victim activated. Kasi sarili mo. Sarili ito mo mismo ang magpapasabog.
Dahil ginalaw mo siya, saka sasasakot. So, victim ang mapapasakot mismo. Okay, tsaka yung lastly, yung kuman. Kuman. Yung kuman, yun yung pinapasabog natin kanina. Kuman, ito. Yan, yung motor, remote control. Doorbell sa bahay. Doorbell. Pwede nating gamitin ang IED. Yan, yung mga sinabi ko, magaling ang pamper. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Yung cellphone, papasok sa kuman pala to. Kuman. Pero pa? Oh, concealment of IED. Bombs can look like anything from smaller to bigger design. Ibig sabihin, ang bomba kaya itago kung anong bagay. Halimbawa, yung sa lunchbox, kung ano-ano, yung mga container ng mga pintura, karton. Kaya kailangan maging vigilant tayo. Sample ito. Yan. Intended to, kunwari, may kagalit ako naman na isang tao, i-regaloid ko siya ng cellphone. Ngayon, yung cellphone na yun, low, but, yung sasaksak na yun. Yun. Intended lang para sa kanya. Hindi intended sa lahat, para sa kanya lang. Kunwari, si manager, tinanggal ako sa trabaho, i-regaloid ko siya. Pwede ko ilagay sa kahit saan, sa mugs, kung saan yung gusto. Depende yan sa pag-iisip. Availability. Depende sa pag-iisip. Kunwari, mahilig siya magbasa ng libro. Lagay mo sa libro. Ang IED. Hindi forget IED. Ganun lang kalaki. Meron mga IED na ganito. Okay, next, sir. Oh, steel pipe IED. Kaya yung natawag nilang pipe bomb. Di pipe bomb, yung tubo ng tubig, talagyan na lang kung ano-ano, pinapasabog. Pwede rin yung tubo ng bisikleta, talagyan na pampasabog, di ko confine sa sabog. Next. Yan, ito lang yung sinasabi ko, yung concealment. Pwede ilagay sa baunan, kung ano-ano. Next. Yan, Biblia ba siya? Yan, tulad yan. Bible, Holy Bible, nilalagyan ng lupa. Saan ka makahanap na ganyan? Makapal yan, sir. So, next, yung mga guard natin, maging mabusisi tayo, lalo na yung mga nasa pinto. Dapat yung check natin, huwag natin gawing compliance. So, check talaga natin. Hindi yung, basta check lang, dapat check talaga, lalo na yung ngayong December na. Yung vigilant natin. Ay, pa parang. Thank you. Good luck. Salamat ako sa ating mga pulisa, sa IED unit, sir. Bilang pagkatapos ko, hindi ako police major sa New York, sir. Ma'am, kayo po ay tapos salamat sa ating picture gen, kasama sila mga officers. Sa inyo pong pagdalo sa seminar na ito, napaka-informative, sir. Mabuhay!